I'm ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Patuloy po ang ating pagubantay sa dalawang bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Yan po ang bagyong Igme at Hulyan. Ang bagyong Igme na ilang araw nang nasa par ay huling namataan ng pag-asa sa layong 210 kilometers sa Hilaga-Hilagang Kanluran ng Basco, Batanes. Taglay nito ang lakas ng hangin 140 kilometers per hour at bugsong aabot sa 170 kilometers per hour. Kumikilos ito pa Kanluran, Timog Kanluran, sa bilis na 15 kilometers per hour. Dahil po dito, nakataas ang signal number 2 sa Batanes Group of Islands, signal number 1 naman sa Kalayan at Babuyan Group of Islands. Ang bagyong huli naman na pumasok kahapon ay namataan sa layong 1,075 kilometers sa silangan ng Basco, Batanes. Taglay nito ang lakas ng hangin 150 kilometers per hour at bugsong aabot sa 185 kilometers per hour. Tinatahak naman ito ang direksyon pa Kanluran, Hilagang Kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Maliit po ang chance ang mag-landfall ang bagyong Hulyan pero napapabagal naman ito ang kilos ng bagyong Igme. Base sa storm track ng Weather Central, dahil parehong nasa loob ng par, ay magkakaroon ng interaksyon ang dalawang bagyo. Yan po yung tinatawag na Fujiwara Effect. Ito po ang dahilan kung bakit posibleng mag-U-turn o bumalik papasok ng par ang bagyong Igme at magbanta sa Northern Luzon. Inaasahan namang paigtingin ang dalawang bagyo ang hanging habagat na magdadala naman ng pag-ulan sa malaking bahagi po ng bansa. Dahil dyan, ang malaking bahagi ng Luzon ay makakaranas ng pag-ulan. Pero, mas maaliwala sa panahon ang mararanasan sa mga lugar po sa Katimugan. Dito naman sa Metro Manila, paghandaan ang posibleng pagbuhos ng ulan sa bandang hapon o gabi. At ang Visayas ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan. Gayon din po sa Mindanao. Dahil naman sa mga bagyo, asahan ng isang maulang long weekend. Kaya kung may mga lakad, ay huwag pong kalimutang magdala ng anumang panangga sa ulan. At para sa karagdagang detalye, kaugnay sa pinakabagong taya ng panahon, pumunta lang sa GMA News Weather page sa www.gmanews.tv/weather. Hanapin din ang aming Facebook page na facebook.com/GMAweather. Ano man ang panahon, magplano, magsiguro, makibalita sa GMA Weather.